Ang bibigyan ko lang din, mga kapatid, ay itong mga talatang 12 hanggang 13. At ang sabi rito sa talatang 12 hanggang 13, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawaing aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Kung matatanda po natin, mga kapatid, noong binuksan ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang public ministry sa kanyang mga disciples, ito mga kausap niya, yan po ay doon sa bundok. Meron kaya doon sa Mateo 5, mababasa natin yung Sermon on the Mount. At dito po, sa parte na ito na binabasa natin, ito po'y masasabi ng parting address na ito ng Panginoon. Napapansin niyo po ba parang namamaalam na siya, di po ba? Kaya masabi natin parting address ito. At doon sa, kung maalala niyo, doon sa Sermon on the Mount, nagsalita rin siya tungkol sa panalangin. Once, nagsalita siya doon. Doon nga niya tinuro yung Our Lord's Prayer. Then dito, nagsabi pa rin siya ng tungkol sa panalangin. Pero mayroon pong kaibahan ito sa bagay na ito. Na parang sa kanilang pag-aaral ay kagaya ng tayo nag-aaral sa school, elementary, tapos pataas ng pataas yung ating baitang o yung grade. Kaya yung mga nalalaman natin ay nag-upgrade din or nagpo-progress. Nung sinuuna nagtuturo tungkol sa panalangin, ang kanyang itinuturo ay, di ba, sa Mateo na yon, sa Sermon on the Mount, ay maging gaya ng mga bata. Be childlike. Tapos, tinuro din niya na kapag mananalangin ka, siyempre, pananampalatayaan mo. Dapat meron kang pananalig dun sa iyong pananalangin. Pagkatapos ay pagtiwalaan mo ang Ama na ibibigay niya sa iyo ang mga maubuting mga bagay, mga maubuting kaloob. Yan ang mga unang... Pero dito, merong nakita tayong developments. Mas mataas na dito, ang patungkol sa panalangin. Unang-una, inahayag niya rito na sabi niya, kayo, mga kaibigan ko na kayo. Dahil yung mga narinig ko lang sa Ama, ay kumbaga, private na pag-uusap yun ng mag-ama, pero dahil mga kaibigan na niya ang sabi niya sa mga disipulo, ihahayag ko na sa inyo, i-disclose ko sa inyo yung mga narinig ko sa Ama. At bilang kayo ay mga mensahero. Kaya, yung mga plano ng Ama at ng anak ay nahayag na sa mga disipulo, sa mga tagasunod ng Panginoon. Kasi iba yung pagiging mananampalataya lang eh. Pag nagpapasimula ka pa lang, mananampalataya ka. Pagkatapos ay di ba nagkakaroon ng discipleship, tinuturuan na tayo ng mga aral na dapat nating sundin, mga dapat nating isagawa. Eh, parang ganito po sa ating binabasa na kung saan sa mag-isa pananalangin ay may binanggit na po rito tungkol doon sa mga bagay na gagawin. Ngayon, ay kung maalala ninyo, ang Panginoon nagpunta siya rito at meron siyang ministry, meron siyang lingkuran or binanggit na kanina mga gawa. Pero ngayon, siya ay sinabi niya, lilisan na siya, yung mga gawa na yon na ginawa niya rito, yung mga ministry niya sa lupa, ay itinatawid niya o ipinapasa ngayon sa mga mananampalataya, sa mga disipulo. At dyan po papasok ang kahalagahan ng pananalangin. Okay? So, atin pong ihimay-himayin ito. Itong sinabi niya rito sa talatang 12. Ang sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ngayon, kung ikaw pala sumasampalataya sa Panginoon, kasi walang itsapera dito eh. Sinabi, tinuko yung tao, yung mananampalataya, meron siyang gagawin. At ano ang gagawin ng mananampalataya na yon? Yung mga gawa na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang gagawin. Pero mas, merong kaibahan, merong degree.
Bagamat pareho ng gawain, ministry ng Panginoon, and then yung mga mananampalataya sa ministry, anong kaibahan? Yung intensity, yung degree, or magnitude. Sabi kasi niya, at lalong dakilang mga gawa kaysa sa rito, ang gagawin niya, sinong siya? Yung mananampalataya. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Pag sinabi pong dakilang mga gawa, sabi nga sa English eh, and greater works. Ito po ay marahil ay tumutukoy ko doon sa laki o sa lawak. Kasi kung maalala ninyo, di ba, nung ang Panginoon sa Kristo nang aral, nakagather siya ng mga, sabihin nating 500. And then yung sa 500 na yun, eh, hindi naman lahat doon matitibay ang pananampalataya. Mayroong mga umatras na din. May mga, kumbaga, iniwan din ng Panginoon sa Kristo. Pero, yung mga mananampalataya, sabi, greater works than this. Eh, hindi po ba nakita natin sa aklat ng mga gawa kung paano nag-progress ang dami ng mga mananampalataya? Eh, minsan nga, isang araw nga lang sa pangaral ni Pedro, 3,000 agad yung nadagdag sa kanilang mga bilang. Kaya, greater works ang kanilang magagawa. Lumawak, diba? Na kahit hindi kasama ang Panginoon in the flesh, of course, kasama ang Panginoon in the spirit, sapagkat pinangako naman niya na sa Mateo 28:20, doon sa dulong talata doon, sabi niya, behold, I am with you always, even unto the end of the age. Kasama natin ang Panginoon through His Spirit, through the Holy Spirit. Pero in the flesh, tayo yung flesh. Tayo yung gumaganap, tayo yung katawan ni Kristo. Tayo, kung paano siya sa katawan nandito, yung katawan na yon nagpatuloy sa pamagitan ng iglesia. Kaya, merong gawain na iniwan sa mga mananampalataya. So, hindi po ang isang mananampalataya, hindi po siya isang passive believer. Ang mananampalataya is an active believer. Kumikilos, merong lingkuran, meron siyang ginagawa bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag ikaw, mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ay ikaw ay alam mo palang merong task na ibinigay sa iyo, ay mabigat na gawain ito, anong kakailanganin mo? Kakailanganin mong manalangin. Diba? Dahil kung sa sarili mo lang ikaw aasa, ay talagang papalya ka. Hindi ka magpapatuloy. Bandang huli, susuko ka na rin. Hindi ka na makakaabot sa finish line. Kaya, ganyan kahalaga ang panalangin. And therefore, masasabi natin na yung works, yon ang nag-ujok para manalangin. Okay? So, para maging mabisa yung works, kailangan ng mabisang pananalangin. At, pangalawa, kinakailangang manalangin dahil mayroong gawain. Para magtugumpay yung gawain, kinakailangang manalangin. Kaya nga, ang bawat gawain, ito ay ikinukumit sa Panginoon. Itinatalaga sa Panginoon. Sapagkat, ang sabi rito, merong reason. Ang sabi ng Panginoon, lalong dakilang mga gawa sa rito ang gagawin ng mananampalataya. Bakit daw? Sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Anong koneksyon ng pagpunta ng Panginoon sa Kristo sa Ama, na dahil doon sa pagpunta niya sa Ama ay makagagawa ng lalong dakilang gawa ang mga mananampalataya? Kasi alam ninyo, balikan natin yung Mateo 28. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Ang kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay niya sa akin. Kung kaya nga, umayo kayo at gawin ninyong mangalagad ang lahat ng bansa. Meron ng kapangyarihan, mga kapatid, ang mga mananampalataya na agawin, okay, agawin sa bahay, agawin sa bahay ni Satanas ang mga tao. Makakawala sa pagka-alipin ni Satanas. Gagawin ng alagad eh. Diba? Saan ba nanggaling yung ano? Saan ba nanggaling yung mga alagad? Galing yung sa dominyo ni Satanas. Bakit mo naagaw kay Satanas? Eh, makapangyarihan si Satanas.
bakit siya nanampalataya sa ebanghelyo? Bakit mo siya nahikayat, nadala sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo? Sapagkat mayroong kapangyarihan. Nataglay-taglay ang mga mananampalataya. Okay? Yung kapangyarihan yon, mga kapatid, yun yung kapangyarihan ng Panginoong Kristo na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Kung kaya nga, hindi tayo panghihinaan ng loob, hindi tayo mangangamba sa ating mga ministeryo sapagkat taglay-taglay natin ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo na ipinasa sa kanya, ibinigay sa kanya ng Ama. Hindi po tayo parang nagbabaka sa kaligan, nagtatry lang, hindi po. Tuloy natin. Ang sabi pa rito sa talatang 13, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumulhati sa Anak. Kasi nga, naibigay na sa Panginoon sa Kristo yung power in heaven and in earth. And therefore, whatever you may ask in His name, that He will do. Marami siyang mga, alam nyo, kahit doon sa nauna pang mga salita dyan, doon sa 14, doon sa 15, hanggang doon sa 16, napakarami po siya na mga sinabi na tungkol sa halos paulit-ulit lang. Sabi nga kasi, anything, ano man ang inyong naisin, ask and you shall receive. Ngayon, ang tanong natin eh, gano'n kaya karaming mga mananampalataya ang nagtataglay ng kagalakan, ng katuwaan sa pagkarinig nila sa mga pangakong ito ng Panginoon? Napakatindi po nito, mga kapatid, kung pagbubulay-bulay lang natin. Sa mananampalataya, ano sabi? Ulitin natin. At anumang inyong hingin and whatsoever. Naintindihan niyo po ba yun? Whatsoever you shall ask. Oh, mamimili ka ba ng hingin sa Panginoon? Eh, pagkakataon mo na ito. Di ba? Anong pangako? Sabi ba ng Panginoon? Pag-iisipan ko ha. Ano po ba sinabi ng Panginoon? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, that will I do. Will. Kaya po sinasabi natin, there is power in prayer. Ito ba, mga kapatid eh, para ba sa ating itataas ng ating sarili? Hindi po. Ang sabi rito ng ating Panginoon, upang ang Ama ay lumulhati sa Anak, that the Father may be glorified in the Son. Kasi nga po, nabibigyan natin ng luwalhati ang Ama sapagkat sa Kanya nang galing ang kapangyarihan, di ba? Na ipinasa sa Anak na siya namang sa mga mananampalataya, siya namang ginagamit ng mga mananampalataya bilang ang mga mananampalataya ang kumakatawan sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sinasabi sa Mateo, sa Efeso 5 na at maging sa unang mga chapter na yun daw iglesia, katawan. At siya yung ulo, siya yung head, siya yung leader. Katawan ng iglesia. At alin po ba ang iglesia? Ang kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya isa pong napakagandang pribileyo ang kayo ay mapabilang sa iglesia. Alin ang iglesia? Hindi po organisasyon, ha? Baka mapagkamalian niyo ako. Sa kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya ito pong ating pinag-aaralan na ito ay mag-uudyok sa atin, itong ating binasa, mag-uudyok sa atin na una, dalawang bagay, ano? Una, tayo ay mayroong katapangang manalangin sa Panginoon. Pangalawa, may kasipagang gumawa ng gawa ng Panginoon. Sapagkat ang mga taong nananalangin na may mabisang panalangin
eh yung mga mananampalataya na gumagawa sa gawain ng Panginoon. O kaya nga, mas mabibigyan ka ng assurance sa sarili mo sa pagkaalam mo na ikaw ay gumagawa sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ito po yung hamon sa bawat isa sa atin. Ang makisangkot at makilahok sa gawain ng Panginoon at maging aktibo, masipag doon at lalo tigit, kaakibat nito, tayo ay mananalangin para sa mga gawain nito. Till I get up, time is barely on our side.